I would like to suggest na yun ang mga katanungan regarding dito kasi it's very common naman na ang hukong as it's meaning na lahat hukong whether you like it or not hukong ka just like today you decided that you stay here for this purpose and you become a hukong for yourself isn't it? Those who come out decide to go, they are also home. They decided to go and sleep and plunge a mountain. At for clarity, ito ay parang bisado nyo ng iba rito, pero I would like to suggest nga na masanay tayo mag-share, huwag tayong mam. Dahil sinisira, hindi we are not pointing na para bang yung hukong is para nakakatakot yung salita. Hindi siya, kasi pag siya yung hukong ministry daw, what of this is, yung hukong ang mag-perfect ng Bible ministry. Yes, pakinggan mo kung ano ang hindi, again, ang sabihin. Kasi, kahit doon sa fivefold ministry, bago kong start, sa fivefold, lahat yan din hukong. Ang kaibahan lang dito, hukong natin yung sinishare. Ito. Mayroong pahayag na kailangan sundan mo. Ngayon kung ikaw naman, hindi mo narinig ito, you don't have any unconscious of obligation for this matter. Halimbawa, ikaw ay isang vegetarian o nandun ka sa kabilang tibayo ng Europe, hindi mo narinig itong presentation natin. Hindi kasi singilin ni Cristo. So, dito sa ating kapulungan na nakakarinig nito, mayroon ka, nakasulat sa Bible yan on without God there is no transgression. Pero dahil narinig mo na to at hindi mo ginagawa, it's a big question mark in front of our Lord Jesus Christ when judgment day comes. Ha? So, minsan pag sinabi yung hukong, nagbabago tayo ng position. Oh, ay, hindi ako naniniwala dyan sa hukong, ganito sa amin. Yung ating tinatawag ito is just a part ng tinatawag doon sa tinatawag din natin Maria. It's a coin word, pero ang kabuuan niya malaki, may meaning siyang marami. Hindi na kailangan prayer po lang sa Maria. Siya ay mapagpakubaba, siya ay mapagsaliksik, siya ay hindi pala hatol, siya hindi nagtatanim ng uhi, hindi siya nanginira. Yun ang Maria, hindi pa kailangan paliwanag. Concise na siya kung tawagin. As well as dito sa hulog. So, itong hukong ay salitang galing sa salitang Arabic na hakim. Hakim. Oh, sa nakakaalam. I-share niyo, huwag kayong matakot mag-share kahit magagawa pa yan. Kasi lahat tulad ni David, kahit na nung laki ni Goliath, nung inilabas lang niya yung kanyang tiranor at may bato siya, bagsak. O ganun din sa denomination, kahit sa book and time. Dahil kung hayag-pahayag na to, 101% gagarantihan kong galing sa Diyos. Amen. Okay, so hakim means statutes, instruction, decision, ano pa ang pwede natin dagdag? Ha? Commandments. Ayan. So dito pala sa hukong, sa salitang hukong, it's a matter of a statutes, instruction, decision. Like for example, may statutes o may hukong din ang mga Muslim, yung radical. Pag nakakita kayo ng skeptics and infidels regarding the Quran, patayin sila. O, statutes nila yan, kaya pumapatay yung mga radical na mga Muslim. Hukong din yun sa kanila. Sa side natin, may instruction. May instruction din sa kanila. Huwag kang magtitira ng kahit sino, pasabugin ang World Trade Center. Instruction din yun sa kanila. Hukong din yan. Sa atin, ibang aspeto. Ang mga sa atin. Yung decision. Paglaki ko, babanggagin ko yung World Trade Center, sasakay ko sa aeroplano. Yan ang nakatalim doon sa Bumanga sa World Trade Center. Kasi, nung final day niya, on the 20... ano ba day natin? September 11,
Yun ang decision niya, final decision niya na panggain niya yung World Trade Center. Kasi yun ang tinalim sa kanya na hakim. Nakikita nyo? It's a matter of indoctrination and also tinatawag nila na inculcation sa mga NPA. Bakit sila nagkakaganon? May hukom din sila. Nakita nyo? So lahat itong salitang hukom is a general term na magagamit whether it's good or bad. So that's why we are propagating this word para naiintindihan natin ano, ang bahay. Sa commandments, let's say, yung commandments ng Diyos, nandyan, susundan natin. So, ang aking panawagan sa aking presentation na to, huwag tayong magkatubili doon sa ating mga sinas, sa ating narinig tungkol ito. Let's say, bakit ano yung tinatawag na number one? Yan yung makakaalam. Number one is, meron tayong doctrine. Number two, oh, may talata, mabilis na lang to. Oh, meron tayong tinatawag na Berean. Bubuksan ko lang naman to, magdadagdag, sige. Meron tayong tinatawag na LCM. Number four, yung PTA. Number five is Progressive Ministry. Para sa Progressive Ministry, ano ang trabaho ng hukom at bakit may hukom tayo sa pagkakataon ito? Lahat ng religion, sekta, ay meron silang hukom. Halimbawa, doctrine. Ang turo ng Baptist at lahat ng mga born again of halos na marami, ang aral natin ay Trinity. Sa doktrina, nag-isa siya na Trinity. Napipilit niya na may tatlong Diyos daw na pantay-pantay sa langit. Oh, decision nila yan. Sila yung hukom regarding sa doktrina regarding doon sa Godhead. Halimbawa, doktrina muna tayo. Hukom din sila diyan. Ngayon, sa atin naman, sino nakakaalam ng Godhead natin? Taas ang kumay. Oh. Ganon. Sa atin ay yung tinatawag ng monotheism. Sa term ng ano natin, is unitarianism or tinatawag dynamic monarchianism. Unitarianism and dynamic monarchianism. Yung ating Godhead. Pag pinag-compare mo yan, nag-aaro pa rin. Nag-gumpa. Teka, dito isang Diyos at may anak siya. Dito, tatlong pantay-pantay ng Diyos. Sa term na yan, nakikita mo nag-de-decision kayo. Dito sa hukom, tinuturoan ang bawat isa na matuto mag-decision. When it comes to, dito muna tayo, doctrine. Matin ako dyan sa malalite, end time, malalim ang aral natin dyan, tama ang Godhead. Pero ayaw niyang pansinin, ayaw niyang pag-aralan, hukom din siya. Hukom siyang lukewarm, o walang pakialam. So, di ba, napapansin niyo, o yung iba rin, hindi nakikinig, hukom din siya, ayaw niyo ang tintingin. Pero naman, tutok na tutok, hukom pa rin yan. Ganun lang kasi hindi ang hukom. So, dito, tuturuan tayo dito sa iglesyang ito kung paano. So, ulitin ko ha. May totoo ba? May 5-fold? Akin na muna ito. At I proudly announce, natitindig ako ito. Maraming 5-fold, maski nadikit pa natin, kasama natin, sila ay likong hukom. Noong itinuturo na yung tamang Godhead, ayaw nang makinig. Oh, hindi niya nakuha yung tamang aral. O matagal na siyang umaasin dito, pero hindi niya naintindihan yung sarili nating aral. Hukong din siya kasi ayaw niya. Lukwag siya. Nikolaita siya. Sa doctrine. So, dito sa Berean. Kaya ko kayo i-share ito at nadadagdagan ng ano ko sapagkat nakikita ko ito dito sa attitude. Magbibigyan ako ng isang example. Pwedeng mabait ka rito sa church, pero pag may atraso na ang kapatid mo, hindi mo na maharap. Umiiwas ka na. Ayaw, dito sa Berean, ito ang pinakamahirap. Susi ito ng lahat para maintindihan mo, magawa mo itong lahat ng ito. Ito ang master key, Berean. Pwede ka mag-decision eh. May pinapakita sa iyong kapatid na maliin ka. Nakagawa ka ng di mabuti. Gusto kang kausapin, umiiwas ka.
Hukom ka rin. Nicolaita ka nga lang. Tinuturuan natin paano magpakumbaba, paano maging direyan. That's why nung natin tinatawag na hukom, ministry. Ang ministry natin is nag-depray ng tao para maging direyan din sa aspeto ng ugali. Pwedeng 20 years ka nang nakaupo rito. Magaling ka magturo. Magaling ka sa doktrina. Pero ang ugali mo, mali. Mapanghatol ka. Mapanira ka. Mapagtalim ka ng uhi. Hindi ka pala ganyan. Nakita nyo, pwede marami kang knowledge. Oh. So dito tinuturo atin, bakit may tinatawag tayong counseling? Bakit kayo pinaghahanap pag may atraso? Minsan nananalo, doon nakaraan, ito gusto kong pakita. Nagkakasuhan na yung dalawang pastor doon sa ano, sa pinanggalingan ko. Dati kalaban ko silang dalawa, kayo magkalaban na sila, nagbabarang kaya na sila. Tukom din sila pareho. Minsan nagkaganap din dito sa kalagitnaan ng mga iglesia. Mas una pang nakakaalam ng problema yung kapitbahay ng unbeliever kaysa kung sa kinikilala natin daw o kapatiran kaya may board of leader tayo. Oh. So tinuturuan tayong maging direyan at maging pasto o yung ating mga ministro. Kahapon, I proudly announce na may destination daw dito, binalita sa ating brother church. While I'm traveling from Quezon, papunta rito. Na may nangyari. Isang training to. Diba sa dinakmang katalata, nakuha ninyo. Sa rock, 1 Corinthians 6:1. Sulat nyo lang. Kung may alit ka sa kapwa mo, magsusumbong ka ba sa liko? Dapat sa banal. Alam mo nangyayari ngayon, pag may gigil ka sa kapwa mo, ang gagawin mo, magsusumbong ka sa mahina. Sa halip na dalhin mo sa mataas, ang ito kaya nga kanina may meeting, ha? Sa board of elder, para po nag-i-fix. Sa board of elder, kaya sinasanay nilang mag-meeting pag may problema. Para masanay silang meetingin yung problema. At yung offensive na gagawin dito sa iglesia sa parte ng progressive. Alam niyo ang nangyayari, nagtatagumpay ng galit, gigil, taniman. Kaya nagtatagumpay yung kaway. Ito ay pinakamatinding factor, yung pagiging bereyan. May training tayo for bereyan. Na bawat isa, kailangan submit to one another. At mayroong mamamagitan sa inyo. Tinuturo din ito sa atin noong John 2023. Tignan ko na lang, anong paliwanag dyan ng John 2023? Sa LCN. Marami namang may LCN dito, ang believer ang tinatago, di ba? Wala na akong, lalahatin ko na, walang exempted. Tinuturoan din natin ang tamang LCM. Ang ating mga anak. Ang ating mga kasamahan. Pwede na bahala siya kung kunin niya unbeliever. Kasi bakit yung aking isang anak kung makakuha ng unbeliever, lumaman naman. Diba? Ganda naman ng buhay ngayon, nasa abroad. Decision din yan. Dito tinuturoan natin, ano ang dapat dapat na bata na makiging LCM ng inyong anak, ang ating magiging anak, magiging apo. So, training yan sa hukom. Kaya may hukom ministry tayo. Five-fold ka ba? Alam mo ba ito? Yung mas tamang righteousness of God or commandments of God. So may kung five-fold ka na totoong five-fold at dahil yung form mensahe nito, papasakot ka rin sa mensahe niyan. Huwag kang magbalaki. Amen. O, alam mo ba ang mas tama? Kung mas tama ka dito sa tinuturo ito, ilabas mo at ipatutupad natin. Ako ang number one. Kung may lalas sa kayo na, kung may lalagpas pa tungkol sa pag-aaralan ng tungkol sa ligawan sa LCM, turuan niyo ako. At yan ang gusto ko pag ituro, baka may mas advanced pa nung sa nalaman ko. Hukom yan. Ngayon, kung pansamantala, may mas alam sa'yo, magpasakot pa muna. Magpaturo pa muna ng hukom. As well as sa PTA. Sa PTA, ipinanganak ko natin ito, ang dami ko naging anak. Akala ko, porque ang magulang, magulang ka, hindi ko pala. Kailangan matrain ka. Bilang magulang, paano mo malalaki sa statute, commandment, instruction of God, yung iyong anak? O, pagpurke ba ng anak ka na, alam mo na lahat yung revelation tungkol sa pagpapalaki ng anak na tama? Pinamawal din tayo sa hukod ng tamang pagpapalaki. Kasi ito, factor ito, biggest factor ito, ang PTA para tumama ang LCM ng ating mga anak. Nakikita tayo, ang huli, sa progressive ministry. Ito, to anyone who are listening right now, dito, utang mo ito sa Diyos. Wala akong tinaano, ha? At least, announcement lang ito. May utang ka sa Diyos, 100%. Pag ito ay nilalabanan mo na hindi mo muna ilubos ang ebidensya.
sa progressive ministry. Paano magkakaroon ng iglesia ng progressive ministry? Wasak-wasak ang pamilya ng member mo at mga ngalunya lahat ng member mo. Hala, physically lang muna. Kung physically ay mga ngalunya, fornicator ang member mo ng church, pamilya ng mga member mo, 100% hindi spiritual na mature yan. 100% spiritual fornicator din yan. Nakita nyo? Resulta lamang ng spiritual fornication at physical fornication. That's why kaya ako sinasabi, resulta kasi magkakaroon ka ng supercharge pag nasundan ko lahat ko. Pwede ba kung sa doctrine, masama naman ang ugali. Sira naman ang LCF, sira naman ang PTA. Pero kung mayroon tayong hukom ng magdaday, bawat isa, itong church na binubuo, o kung ano man ang plano mo sa ministry, lahat magkikimbere yan, lahat magkakaroon ng synchronicity or everyone God supply it. Tulad na nakalagay sa Biblia at message ni Brother Branham na super church. So yun lang. Binuksan ko lang ha. Hindi ako nagkakaroon. Okay, salamat. Sakto ang oras ni Brother Jerry.